Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa nga po muling pribileheyo na makapag-share po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito sa inyong lahat. Tayo po hindi namang tatagal, tayo po natin tumayo. Buksan po natin sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 5 po muna tayo. Tiro po yan eh, hanggang 16 po yan. Chapter 2 na Ephesians, verse 1 hanggang 5 po. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay sa English. Ano po? Verse 1, nandiyan na po ba kayo lahat? Say amen. Basahin po natin, verse 1. And you had quickened, and who were dead and trespasses and sins. Verse 2. When in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Verse 4. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us. Last verse. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Saglit po tayo mag-pray. Manamin Diyos na nasa langit, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong biyaya na kami pumuli ay makapag-aral ng salita. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong pagpalang trono. Unang-una kayo po humingi ng kalinisan ng iyong banal dugo para po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito man, Panginoon, ay sinasadya o hindi sinasadya, kami po iyong patawarin po, Panginoon. Dalayan po namin na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman na nagmumula po sa inyong salita. Tunay nga po na kayo po ay walang magagawa kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon. Lalo na po ako, Panginoon, tulungan niyo po kayo po makita, hindi po ang sarili. Nawa po, Ama, lahat na aking sasabihin, lahat na aking isipin, ito po ay naayon sa inyong salita. Kaya maraming salamat. Binabalik po namin ang kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makaw po na. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayaw. Salamat at buhay pa tayo. Buhay pa. Gising pa pala tayo. Ano? So, ang ating pong topic ngayong gabi po ano, ay shining as light in the dark world. Ano? Tayo ay magliwanag ano, dito sa mundong madilim. Ano? Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, ano? Tayo kasi yung ilaw. Amen? Kayo po ba ilaw? Ano? So, yan po ang sabi ng Biblia. Shining as light in the dark world. Tayo magliwanag, mga kapatid. Ang tarong, tayo po ba'y nagliliwanag? Say amen. Ano? O kayo po ba'y pandap-andap? O tayo po ba'y pandap-andap? Ano? So, sabi ng Biblia, sabi ng verse 1, ano? Ay, tayo ay binuhay ng Diyos, mga kapatid. Sabi diyan, sabi ng verse 1 and verse 2 hanggang verse 3 po, mga kapatid, ay tayo ay dati nasa nakalagmak sa kasalanan, no, nakalugmok, ano? Maraming aspeto, ano? Sabi diyan, and you had he quickened who were dead and trespasses and sins. Amen? Totoo po ba 'yon? Ano? So, 'yan po yung biyaya ng Diyos na natanggap po natin, ano? Bilang isang mga mananampalataya, tayo ngayon ay hindi na nabubuhay sa kasalanan. Amen? Tayo ngayon ay hindi na lumalakad sa kasalanan. Awan ko lang sa iba. Amen? Ano? So, sabi diyan, una po natin, saan po ba tayo dapat magliwanag, mga kapatid? Sabi diyan, in the world where we live. Dito sa mundo ito, kusan tayo nabubuhay. Amen? Sabi po diyan, sa trabaho po natin, ano, lagi tayo na andun. Sa trabaho ng bawat sa atin, ano, sa school, sa bahay, sabi ng Biblia, ano, tayo ay magliwanag. Ano, yung ating testimony, yung ating patotoo, yung ating buhay, nakikita na tayo ay merong Kristo sa ating puso. Amen? Ang tanong, tayo po ba ay nagliliwanag nasaan man po tayo? Tayo po ba ay merong kaibahan sa mga taong hindi mananampalataya bilang tayo isang mananampalataya? Tayo po ba ay merong pagkakaiba? Tayo po ba ay pwedeng ihambing ano, bilang isang mananampalataya? So, ang sabi po ng Panginoon, tayo ay magliwanag saan man po tayo na andoon. Amen?
nasa trabaho ka man, ano, dapat ang ating iniisip, ang ating ginagawa, mga kapatid, ay yung nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Amen? Pag tayo nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, nagliliwanag po tayo. Amen? Bagamat tayo meron ng ilaw, kung tawagin na po, meron tayong bumbilya, ang kulang lang po, mga kapatid, ay yung power. Yun yung init, yun yung sinasabi ng Diyos. Kasi, hindi lahat ng bumbilya ay maliwanag. Tama po ba? Merong 5 watts, 10 watts, merong no watts, ano? Walang ilaw, ano? Sabi-sabihin, meron din namang Christmas light. Ano? So, mga Kristiyano, meron din pong ganyan. Mainit, iilaw, mamamatay, iilaw na naman. Ay, pang Pasko lamang, ibig sabihin, may season. Merong buwan na mainit. Di ba ngayon, bibihira kayo tayo magkikita ngayon ng Christmas light pag December pa o pag may ber na. Ano, yung September, ano, August number, ano, may mga ganyan, ano. Ibig sabihin, kung mapansin natin, may mga Kristiyano din na minsan ay iinit ngayon. Masipag ngayon. Faithful ngayon. Pero darating ang panahon, lalamig, mawawala. So, ang inahanap ng Diyos, hindi yung paandap-andap, ang inahanap ng Diyos, yung liwanag, mga kapatid. Ang inahanap po ng Diyos. Kasi mahirap maglakad na ang ilaw mo ay napakahina. Alam, kasi sabi ng Diyos, ang mundong ito ay madilim. Ang mundong ito ay against sa government ng Diyos. Against sa pamalakad ng Diyos. Kaya tayo bilang isang may liwanag, bilang isang ilaw ng mundong ito, ay magliwanag po tayo, mga kapatid. Amen? May asawa ka man, wala kang asawa, dapat gayon po tayo magliwanag. Amen? Ano? Okay, sabi ng Panginoon, uniutos po ng Panginoon, sabi niya, tayo ay, the Lord command us to separate from the works of darkness. Inutosan tayo ng Diyos na lumayo, humiwalay sa mga gawa ng mundong ito, ng mga kadilimang ito. Pero maraming mga mananampalataya ang pumipilit at nagpipilit at pumupunta doon sa mga gawa ng mundo. Amen? Maraming mga Kristiyano ngayon, lalo pag piyesta, mga kapatid, sino po ba ang niluwalhati diyan sa piyestang yan? Ano? Maraming mga Kristiyano napunta pa rin sa piyesta. Doon lang naman ako sa kaklase ko. Doon lang naman ako sa kumpari ko. Alam niyo po ba kung sinong ang tinataas niyo sa piyestang yan? Yung mga Diyos nila. Eh, inimbitahan ko kasi ako eh. Hindi ka ba pwedeng makatanggi? Hindi ka ba pwedeng mga tuwiran? Amen? Kaya sabi ng Diyos, makikilala tayo kung tayo merong kaibahan sa mga tao. Amen? Kaya sabi ng Diyos, tayo ay humiwalay sa mga gawa ng makamundong ito. Amen? Pero marami pa rin mga mananampalataya, mga young people, ano? Tayo mga young people, ano? Eh, mainit tayo pagdating sa mundong ganyan. Pero sabi ng Diyos, humiwalay po tayo diyan. Gustong-gusto ng laman natin na sumama sa mga ganyang bagay, gustong-gusto ng laman natin na may punta sa kasalan, sa sayawan, sa mga anumang party. Gusto ng laman po natin yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, tayo humiwalay, mga kapatid. Amen? Ayaw ng Diyos sa tayo pumunta doon, pero tayo mayroong kalayaan. Tama po ba? Maraming mga Kristiyano din ngayon na minsan nasali pa sa mga ano bang tawag din, yung mga miss. Yung mga pasensyon ng mga yung may malibas hindi ako napunta-punta ko diyan, kaya hindi ko alam. Pero ako nanonood doon yan dati. Nandun po ako sa may tapat, mismo sa may hagdanan na nanonood. So, puntos, mga kapatid, meron pa rin mga mananampalataya na pinapayagan din ang kanilang mga anak na sumali sa ganyan. Muse. Tapos ang suot naman ay, alam niyo po ba ngayon, ang uso ngayon, di pa pumunta tayo sa mga SM, ay kayo lang pala kasi hindi pa, madalang ako nakarating diyan eh. Ano? 2 years. Nakalipas ng 3 years. Ano? So, ang puntos, di ba pag tayo na andun, ano? Ang inanap lagi natin yung may less. Tama po ba yan? 50% less, 30% less. Tama po ba yan? Bagay sa mga damit, gaya na hinahanap mga Kristiyano din. Ano? Backless. Ano? Sleeveless. Topless. Mamaya, listless na. Diyo ba ka? Hinahanap yan ang marami. Ngayon mga Kristiyano, makikita natin kung talaga sinong Kristiyano. Amen? Pero ang inaharap ng Diyos, yung 100%, walang less. Amen? Amen? Amen. Amen. Maraming mga,
Naku, mga young people, kahit may mga asawa, ang gusto yung mga listless eh. Ano? Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magkaroon ng less. Amen? Maging pure po tayo. Amen? Kahit sa may mga asawa na. Ano? Sa katwiran ng iba, may asawa na ako eh. Okay lang sa mga kababayan. Hindi. Lahat po yan. Amen? Maging sa lalaki. Ano? Dapat hindi naka, ano? Naka, anong tawag din? Yung long sleeve na maiksi ang kamay. Ano? Maiksi ang manggas. Ano? May mga nakasando pa, bumunta ng bahay, nakasando. Mga lalaki, pinapakita ang mga katawan, na isa naman ang abs. Ano? Sabi ng Diyos, huwag tayong makiayon sa mundong ito. Amen? Ba't isa ng abs? Malaki eh. Ano? So, kung mapansin natin, maging sa mga lalaki, unaware na sa pagdadamit. Ano? Maging sa pantalon. Ang gusto yung mga hapit na hapit. Kinamang hirap naman mo pa rin. Amen? Kinamang hirap naman mo pa rin. Meron mga lalaki din, napunta ng bayan, naka-boxer. Hindi naman boksingero. Di ba ka? So, puntos, yung ating buhay, mga kapatid, eh, dapat magkaroon ng pagkakaiba. Amen? Eh, pagkaganon pa rin ang ating buhay, eh, wala. Maraming mga kaluluwa mapahamak dahil lang sa ating patotoo. Tama po ba? Tayo din mismo may kasalanan eh. Ano? Kaya minsan din, ang ating pamilya, hindi natin madala. Dahil lang sa atin din. Ano? Pero minsan din talaga, matigas ang ulo nila. Ano? Minsan. So, yun po ang sabi ng Diyos, tayo'y mawalay sa mga gawa ng mundong ito. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15, love not the world. Ano? Sabi dyan, buksan po natin. 1 John chapter 2, verse 15, ano? Sa ulo ko, hari kanina eh. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pansinin po yan, anak tayo ng Diyos, pero yung pag-ibig pala ng Diyos wala sa atin. Mahirap yun, yung biyaya ng Diyos wala sa atin. Pwede po yun, anak tayo ng Diyos, pero yung biyaya niya wala po sa atin. Dahil lang na minamahal natin ang mga makamundong bagay. Ano? Sana mga kapatid, mga young people, mga may asawa, ano? Ay huwag na nating naisin na makisama, makihalo sa mga gawa ng mundo pong ito. Amen? Ano? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ano? Sabi ng Diyos, we are to shine in the midst of the perverse and wicked nation. Amen? Sabi ng Matthew chapter 5 verse 15, ano? Matthew chapter 5 verse 15, ano? Sinasabi po diyan, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it give it light unto all that are in the house. Ano? So mga kapatid, tayo bilang ang ilaw, ginagamit po yan upang magsilbing liwanag, magsilbing daan, upang magsilbing ruta. Ano? Sa amin dati, no, kasi ako po ay maing isda din. Ho. Napakahalaga na mayroong ilaw. Kahit yan ay maliit, napakahalaga. Ano? Para mayroong nirurumbo ang bangka. Ano? Mayroong nirurumbo pagka ikay maing isda. Mahirap yung walang ilaw. So sa mundong ito, tayo po yung ilaw na dapat nirurumbo ng tao. Amen? Dapat tayong nirurumbo. Pero kalamihan, tayo binabangga. Ano? Sabihin ng binabangga, eh, tayo tinutuligsa dahil ang ating ilaw, ang ating patotoo, hindi naman talaga maliwanag eh. Tayo pa'y napupulaan. Kala ko ba, Kristiyano ka? Kala ko ba, mananampalataya? Kala ko ba, kay lagi nagsisimba? Kala ko ba, kay faithful? Bakit ngayon, ganyan na yung buhay. Iyong pagbangga sa atin, pagtuligsa sa atin. Ilaw nga tayo, pero wala naman liwanag. Amen? Kristiyano nga tayo, wala naman tayong mabuting patotoo. Sa school, sa trabaho, naikilala po ba tayo na tayo Kristiyano? Amen? Naikilala po ba kayo sa inyong trabaho o nasan man po tayo? Kilala po ba tayo na tayo Kristiyano? O kaparehas lamang nila tayo? So mga kapatid, dapat tayo mayroong pagkakaiba sa kanila na hindi mananampalataya dahil tayo mananampalataya. Amen? Ano? Yun ang pagkakaiba po natin, laking kalamangan po natin sa kanila. Yun po yung biyaya po ng Diyos. Kaya sabi dyan, nasan man po tayo, anuman ang ating ginagawa, na dapat ang ating liwanag, eh, gayon nagliliwanag una sa harap po ng Diyos at pangalawa sa harap ng lahat ng tao. Amen? Siyempre, una-una dapat mga kapatid, ang unang makakita ng liwanag natin, yung pamilya po natin. Amen? Dahil, alam niyo po, mas madaling, kung tutusin, sa ating pangkataong pag-isip, mahirap talaga dalhin ng pamilya kasi kilala nila tayo. Pero kung yung ating liwanag mga kapatid ay talagang nagliliwanag at maliwanag na maliwanag, imposible sila hindi masilaw. Di ba ga? Amen?
Ibig sabihin, imposible na sila hindi makaunawa man lamang o sila hindi talaga o hindi sila magkaroon ng liwanag o tanggapin si Kristo kung talaga tayo nagliliwanag. Marahil siguro ang ating ilaw ay imbis na naka-high ay naka-low. Kaya niyo po ba 'yon? 'Di ba sa mga sakrasada ay pag naka-high ang ilaw ay talaga nakakasilaw. Tama po ba? So, punto, sa ating din mga mananampalataya, tayo hindi naman naka-high. Yung ibig sabihin yung high, alam nyo ba yung high? Ano, hindi yung nag-hihit-hit ng adik. Ano? Hindi yun yung high. Ibig sabihin, yung ating liwanag talaga po mga kapatid, ay nakikita. Yung ating testimony, ay naandong. Amen? Kaya nga po, sa biyaya po ng Diyos, ano? Ako po yung nagpipray, hindi naman po sa pag-iba, ako po yung nagpipray sa Panginoon na yung ano bang tawag doon sa mga kaklase no na merong reunion po ba tawag doon o reunion no na ako'y nagpipray na makapag-share sa kanila kasi talagang hindi maganda ang testimony ko noon ay ginawa ko sa kanila noon. Mga babae, yan isinusuntok ko, binabasos ko, teacher ko, nilalabanan ko. So gusto ko pong hindi lang naman sa akin upang mag-iabang, kundi upang i-share si Kristo sa kanila. Upang i-share yung ginawa ni Kristo sa akin. Kasi mahirap magsabi na, ito yung ginawa sa akin ni Kristo, ito yung binago sa akin ng Diyos, pero wala naman pagbabago. Kaya mahirap po yun. So, puntos, kaya nga po sa aming pamilya, sa biyaya po ng Diyos, ano, ako pinakapagsasalita sa aking magulang. Hindi man na yung para magnangakang ako na magsalita, kundi ibig sabihin, ako po'y nakakapagsaway, ako po'y nakakapagtuwid sa biyaya po ng Diyos dahil nandun po yung testimony eh. Mahirap po magsaway kung ating ginagawa ay, yung ating sinasaway, ginagawa din naman natin. Hindi tayo pakikinggan. Tama po ba? So, pero kung tayo nagsasaway na hindi naman natin ginagawin, napakadali po sumunod po sila sa atin. Amen? So, yun po ang puntos, ano? And then, sabi po diyan, ano? Kaya, maging sa ating trabaho, doon sa mga nag-a-apply, hindi ka matanggap, Brad. Hindi sabihin hindi naman matanggap, tinatanggap ka, pero ang puntos, hindi yun yung kalooban ng Diyos. Tag-apply po ulit tayo. Ano man ang ginagawa natin? Pero, isinasalangalan pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi pa rin tayo makapasok. Pero ano nyo ba mga kapatid, sa Bible School, walang maapektuhan na para sa Panginoon. Kasi nandito ko na eh. Baka sa Bible School ka tayo tinatawag. Baka sa Bible School ka tinatawag. Amen? Eh kung di ka dun, ayaw mo dun eh, dahil ay hindi, maapektuhan yung relasyon mo sa Diyos, maapektuhan yung gawain mo para sa Panginoon, ay baka na, dito ka tinatawag. Amen? Kung hindi ka tinatawag, tinatawag na ka na ngayon. Amen? Tama po ba? So, puntos, eh kung yun ang ipinag-alang, pinagsasalang-alang eh, ay dito ka lang pumunta. Amen? Wala kang pagsalang-alang na maglingkod sa Panginoon. Wala kang maisip na maapektuhan para sa Panginoon kasi ito na eh. Amen? Pero tandaan po natin, hindi po maluwan po yun. Nandun po yung meron kang aalisin, iiwanan, ano? Ikaw ay, niisip po nga po, ano? Bukas, kung ano yung sasabihin ko yung testimony. Kasi ako talaga ay mababa ang aking damdamin pagdating sa testimony. Kaya ako bibihira talaga nagtitestimony. Ano? Ako talaga ay, ako'y siga pero ako'y iyakin pagdating sa testimony. Ano? Siga pero iyakin. Yun ang iniiwasan ko yung testimony. Delikado. Galing pa ako mag-preach pero pa mag-testimony, nahihiya ako. Pero puntos mga kapatid, alam niyo po, masarap mamuhay na naglilingkod sa Diyos. Masarap mamuhay na nagtatapat sa Diyos. Amen? Itanong po natin sa mga mananampalataya, sa mga matatandang mananampalataya dito, kung gaano kasarap ang mamuhay na nagtatapat sa Diyos. At kung gaano kahirap ang mamuhay na hindi nagtatapat sa Diyos. Kahit itanong po natin sa mga mananampalataya, sa pasto, kung gaano kahirap. Ano? So, yun po, sabi ng Diyos, marami din naman mga mananampalataya, no? kahit tinatamaan na ng mensahe, ano? Hindi pa rin talaga tinatablan. Marahil naka-bulletproof yan. Ano? Gusto pa yata ang headshot. Ano? Headshot. Uluhin talaga. Pero mga kapatid, huwag na nating antayin na tayo ay tamaan sa ulo. Kundi kahit padaples-daples, at least ating, huwag naman natin sasanggahin. Ano? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos natin narinig, isa pa muhay po natin, gawin po natin. Amen? Nasaan man po tayo? I-apply po natin yung sinasabi ng Diyos sa prinsipyo ng Diyos, eh dapat gawin po natin sa ating buhay. Amen? Ano? Bata ka man, matanda, ano? May asawa at wala, dapat ipamuhay po natin ang kalooban po ng Diyos. Yung prinsipyo po ng Diyos. Amen? So, sabi po diyan, ano?
Pangalawa po natin, mga kapatid, paano po ba tayo magliliwanag? Ano? Paano? How we are to shine. Ewan kung tama yung aking English doon na yun. Ano? Basta ako nagawa-gawa lang ng English. Pero hindi po ako marunong mag-English. Ano? Nagawa-gawa lang ako ng English. Ano? Pasisya na kayo sa aking mga gawa. Kung yan ay wrong grammar, kung ano bagay ang English doon na yun. Pero ang puntos ay inyong naunawaan. Amen? Bahala na kayo mag-ayos. So, yan po. Sabi ng Diyos, saan po ba tayo dapat magliwanag? O ano po ba yung how? Nalimutan ka na lang. Paano po ba tayo magliwanag? Ano? Yun ang nasisip ko kanina. Ano? So sabi ng Diyos, by not murmuring. Ano? Hindi tayo yung bulong ng bulong. Alam niyo po, sa church, pag nagsasabi din ng pastor, yun ba'y mangyayari? Ba'y kaya natin? Yun ba'y, ubaga ang laging iniisip, ang laging thinking po niya ay negative, hindi positive. Kahit sa amin, ano po kami pinagpipray ng jeep, sasabihin ng iba na, hindi naman natin kaya yan eh. O nga sa atin, hindi natin kaya, pero ang Diyos ay nandiyan. Kaya po ng Diyos. Ano? So, kumbaga, yung mga masasalita, yung mga wala na, kung alin pa yung walang ginagawa sa simbahan, siya pa yung masalita. Siya pa yung maunghol. Mareklamo. Pero yung mga tapat, hindi mo kakitaan ng reklamo yan. Kahit yan ay ayaw niya, susunod po yan. Amen? Yan po tayo mga Kristiyano. Ganyan yung liwanag po natin. And then, sabi po diyan, pangalawa, by not disputing. Yan pong hindi ko kasi nung... Kanina ko pa tinatanong dyan sa mga young people, tatanungin ko eh, ganito, bakit nga wala naman, lilipat na naman ako sa isang young people, ano ba yung by not disputing? Alisin ko na sana yun eh. Pero kayo na po umunawa, ano, by not disputing, ano? Sabi dyan, by being harmless. Amen? Hindi tayo yung sa pag-iisip, sa pananalita, sa gawa, tayo harmless. Amen? Like a dove. Harmless, like a dove na yun, harmless ba yun? And sabi dyan, number 4, by being blameless. Amen? Hindi tayo yung, wala tayong kapintasan mga kapatid. Kasi mahirap yung, kala ko ba Kristiyano yung bet gay na ugali niya. Kapintasan po ba? Ano sabi ng Diyos, blameless. Wala tayong, dapat huwag tayong magkaroon ng kapintasan. Ano? And then, number 5, by living in the light. Ano, yun. Tayo ay mamuhay ay sa liwanag, tayo ay mamuhay na merong liwanag ang buhay. Parang miral ko, ano, ay liwanag ang buhay. So sabi niya, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ano? Sabi po diyan, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, alam po natin ito mga kapatid. Chapter 5, verse 17, di ba? If any man, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ano? All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya tayo mga mananampalataya, meron tayong bagong buhay na ngayon. Amen? Hindi tayo lumalakad sa kasalanan, hindi na po tayo lumalakad sa dating ginagawa natin, kung tayo dati namimesta, kung tayo dati nagsasayaw, kung tayo dati ay nakikihalo sa mga gawa ng sanlibutan ito, sabi ng Diyos, ngayon tayo may bagong buhay na dapat po natin lakaran. Amen? Ano? Tayo po ba'y meron na po niyan? Bagong buhay. Amen? Hindi ito yung sa kulungan na magbagong buhay ka na, huwag ka nang babalik dito. Hindi po yun. Kundi tayo bilang isang mga Kristiyano, meron na po tayong dapat nilalakaran na bagong buhay. Pero tandaan po natin, yung lumang pagkatao po natin, nandiyan po yan. Sana huwag tayong babalik. Amen? Huwag po nating babalikan yung lumang buhay natin. Ano? And then, sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 12, ano? Let no man despise the youth, be thou an example, ano? Of the believers in word. Pansinin niyo po yan. In word and conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Pansinin niyo po yan. Kaya doon sa mga young people, ano, sa mga, kahit sa mga lalaki, hindi lang sa babae, ano, yung sabi diyan, ano, in word, tayo'y maging halimbawa. Hindi lang po sinabi diyan, youth. Di ho baga ang mga tatanda ay medyo magayot. Ano ba yung magayot na yan? Yung sabi na, kasama po dito mga matatanda. Hindi lang po ito mga bata, di ba, youth? Kasama po dito mga matatanda sa pananalita, sabi diyan, in conversation, in charity, dyan po tayo eh. In, sabi dyan, in spirit, in faith, in purity. Amen? Sa mga young people, yung purity po natin, ingatan po natin sa biyaya po ng Diyos. Wag, mga babae, wag kayong holding hands sa mga unbelievers. Amen? Mga lalaki, wag kayong holding hands sa mga unbelievers. Amen? Ano? Lalo na kung kiss. Ano? Amen?
Sabi ng Diyos, yung purity po natin, ingatan po natin. Amen? Maging, kumbaga sa kape, puro tayo. Ano? Matapang. You know? Hindi matapang na naninigaw, nanunto, kundi tayo ay merong tinatawag na paninindigan. Amen? Hindi masamang tumakbo pagdating sa kasalanan. Ang mahirap doon yung ikaw ay lumapit sa kasalanan. Amen? Right? Ano? So, yan po yung sabi ng Biblia. Tayo maging halimbawa bilang sa mga mano ng palataya. Ano? Spirit, in faith, and purity. Amen? And then, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Ano? 2 Corinthians chapter 5, chapter 6, verse 14. I'm sorry. Sabi dyan, Be ye not ikaloyo together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Ano po ang pakikibahagi ng liwanag sa kadiliman? Kaya mga kapatid, doon sa mga Kristiyano na ang mga asawa natin ay, asawa ninyo ay hindi pamana ng palataya, huwag niyong iiwanan. Kasi sabi ng Biblia, ang asawang hindi mana ng palataya, pinagiging banal yan ng kanyang asawa na banal. Amen? Nandito po kanina, ano? Hindi ko lang sinabi, hindi ko lang natandaan po yung talata, pero sabi ng Biblia, dun sa isang mana ng palataya, ano, na ang kanyang asawa hindi mana ng palataya, yung pinagiging banal. So, ibig sabihin, bilang isang mana ng palataya, magiging maayos lamang siya kung ikay banal sa harapan ng Diyos. Amen? Pero kung ikay hindi rin banal, ibig sabihin na yung buhay mo ay daskol, ang buhay natin ay hindi tayo faithful sa Panginoon, tayo tapat sa Panginoon, ay mahirap po yon. Hindi natin siya madadala sa kaliwanagan. Hindi siya makakaunawa, hindi siya tatanggap sa Panginoon kasi ang buhay natin ay hindi pa rin nababago. Hindi, walang pagbabago. Ano? So, yun po ang sabi ng Biblia. And then, sabi dyan, why are we to shine? Bakit po ba kailangan nating, yan po yung pangatlo natin, bakit po ba kailangan nating magliwanag? Ano po bang dahilan? Bakit kailangan nating magliwanag? Sabi di yan, ano? Upang mag-glorify ang Ama. Matthew chapter 5 verse 16. Sabi po di yan, Matthew chapter 5 verse 16, ano? Pansinin po natin para mas malinaw po. Let your light to shine before men, that they may see, pansinin niyo yan, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Hindi niya sinabi dyan, that they may see yung ating pananalita, yung ating kasuotan, kundi sabi dyan, that they may see your good works. Hindi dyan nakabase yung ating kaligtasan, ano, kundi sabi dyan, yan yung bunga, tayo Kristiyano, ano, yung good works po natin, ano, sabi dyan, upang mabigyan ng kalulatian ang ating Ama na nasa langit. Amen? Hindi tayo naglilikod para sa ating sarili, sa ating sarili mismo, kundi upang mag-glorify ang ating Ama. Amen? Kaya sa ating ginagawa, tandaan po natin, ano, sa ating paglilingkod, binibigay natin ito upang malulhati ang Diyos. Tayo nagawa, hindi para lang sa ating sarili, hindi para lang sa blessing, kundi unang-una maluwalhati po ang Diyos. Amen? And then pangalawa po natin, that the Lord Jesus to magnify. John chapter 3 verse 30, sabi dyan, sa ating buhay, ano, laging ang Diyos ang may taas. Amen? Hindi yung ating sarili. Ay, magaling ako, kayang-kaya ko to. Hindi. Ano, tayo magkaroon ng tinatawag dyan, ang Panginoon Jesus ay mamagnified sa ating buhay. Makilala ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Makita na si Kristo ay nasa atin. Kasi mahirap yun na tayo anak na ng Diyos, si Kristo ay nasa sa ating sarili pero hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. Sa ating pananalita, sa ating ginagawa, hindi naman nakikita. So mahirap po yun. Kaya sabi ng Diyos, ang ating liwanag ay siya magpapakilala na si Kristo ay nasa atin. Amen? And then last, sabi dyan, that the sinner may be saved. Pansinin niyo po yan. Sa ating mga gawa, ang mga makasalanan, ang mga hindi mananampalataya ay makakakilala at maliligtas dahil sa ating testimony. Ano, hindi yung testimony natin makakapagligtas, kundi yun yung magiging daan at dahilan upang sila'y makakilala sa Panginoon. Amen? Maraming mga naligtas, maraming mga ngayon ang mga mananampalataya na ang naging daan nila kung bakit sila'y napalapit, nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, naging Kristiyano, yung testimony ng isang mananampalataya. Yun yung naging daan at naging dahilan. Amen? Dating itong taong ito ay masama, dating itong taong ito ay
laban sa magulang, pero ngayon hindi na, yun yung naging daan. Kaya napakalaga ng ating, ang ating testimony, ang ating liwanag, ang ating pamumuhay ay merong kabanalan. Yun nga, sabi ng Diyos, magliwanag po tayo. Amen? Bakit tayo pinagliliwanag? Kasi madilim eh. Amen? Yun po ang katotohanan. Kasi ang mga tao ay walang rumbo ang buhay niyan. Wala talagang patutunguhan, kundi talaga sa impyerno. Pero salamat sa Diyos, ngayon tayo mga mananampalataya, nakakilala sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos tayo naligtas, mayroong rumbo ang ating buhay. Amen? Mayroong direksyon. Ano, alam niyo po ba yung rumbo? Baka hindi niyo alam yun. Direksyon. Yun ang English so noon. Direksyon. Ano? So, yun po ang sabi ng Diyos. Ang ating buhay ngayon ay, sabi niya, magliwanag tayo sa harap ng, hindi lang sa harap ng isang tao, kundi sa lahat ng mga tao. Amen? Sa lahat ng ating nakakasalamuha, hindi lang Kristiyano, hindi lang sa harap ng mananampalataya, sa harap ng unbelievers, sa lahat ng tao. Amen? Ang ilaw po natin ay magliwanag. Sana hindi tayo 5 watts, ano, kundi mas malakas pa po tayo doon sa biyaya ng Diyos. Bagamat tayo hindi pare-pareha sa ating buhay espiritual, ano, merong mahina, merong malakas, pero sabi ng Diyos, yan ay, kasi ang Christian living, pinaghihirapan po talaga natin yan. Ano, ang kaligtasan hindi natin pinaghirapan, kundi ang pumuhay bilang isang Kristiyano, pinaghihirapan po natin. Ibig sabihin, nandyan yung pag-iwas natin, paglayo sa lahat ng aspeto ng kasalanan sa ating buhay. Kaya yun lang po at maraming salamat. Sana ay atin pong naunawaan at sinabi po ng Diyos. Amen? Salamat po. Tawagin po natin ang Brother Aldrin. Salamat po sa mensahe natin ngayong gabi.